Actually, nung pinapanood na po yung same day edit namin, medyo nagkaroon po ng problema. Bakit? Like, si Patrick kasi, syempre katabi ko po siya nung time na yon, nakikita ko po na ano na siya, nahihilo. Like, parang mahihimatay. Siguro dahil sa... mainit? Mainit, ang dami nang nangyari, ganyan-ganyan. So, inalala, ano po, yung isa naming friend na host din, inas po namin siya na alalayan na lang papunta sa, ano, sa CR? Hotel. Pinabalik... At sa room, apa kasi malapit lang po yung room doon. Para during the reception, umalis siya. Ano po, same day edit na. Yung pinapanood na po namin yung same day edit. Pero nasa reception pa din kayo niya. Yes po. Tapos, nung paglabas niya, ano po siya, hinamatay po siya nung time na yun. So, syempre... So, paglabas niya pa lang ng reception, hinimatay siya. Yes po. Hindi ko po alam na hinimatay siya kasi nagtithank you po ako sa mga guests eh. Dahil... ako na nga lang yun nandun. So, nagti-thank you po ako sa kanila and all. Tapos, lumapit na lang sa akin yung friend ko na Jerry, si Patrick, nahimatay na nga sa labas. And then, anong nangyari? So, after po nun, syempre, nag-thank you ako. And then, lumabas po ako agad, tumakbo ako. Kasi, syempre, di ba, as a partner, nakakasal lang. Ano, hinimatay yung jowa mo. Oo, nakakakaba po. And then, nung time na yun, na tumatakbo ako sa kanya, bigla siyang tumayo. So, isha prank. Yeah, parang okay lang ako, yung parang ganun, okay lang ako, ganyan-ganyan. Pero ang dami nagsasabi sa akin, hindi siya okay, ganyan-ganyan. So parang nagpatawag ng nurse, tas yung ambulansya and all. Tas dumating yung nurse, may relasyon sila ng nurse. Wala na relasyon. And then naghahirap ako ng plot twist, diba? May plot twist eh. Ayun po, after po nun, syempre, para mapanatag yung loob, dinala po namin siya sa hospital kasi yung nilagay ng nurse, bumababa yung oxygen niya. Nasa 30. Mm-mm. Baba nun. Opo, 30. So, kinailangan po namin siyang dalhin sa hospital. And sa hospital, sabi ng doctor nga niya na nalunod yung mga organs niya sa tubig. Yung parang napuno yung organs niya ng tubig. So, nung time po na yun, so parang sabi ko parang na ano na ako na... Parang, alam mo yun, nababahala na ako. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Tapos, kinabukasan noon, lumapit yung doctor, sabi, okay na. So, the following day pa? Yes po. The following day, like, mga October 7 po ng mga hapon, sabi, okay na siya. Na natanggal na yung tubig, ganyan-ganyan. Tapos, mga 3 o'clock po, yun po, na ano po siya, namatay po siya. Ni-revive po siya. Ilang beses po siyang ni-revive. 3 beses. Tapos, lahat sila nagtatanong na sa akin anong gagawin. Kasi nga, asawa ko. Yung parang, ikaw na yung magde-desisyon sa kanya. So, parang ano po ko, na parang bakit ako yung magde-desisyon? Parang ilang oras pa lang, halos 22 hours pa lang kaming kasal, bakit ako yung magde-desisyon? And, hindi ko na alam yung nangyari, nakahiga na lang ako sa kanya, ganun, pinakikinggan ko yung heartbeat niya. Tapos yun, wala na talaga. Yun po. So, like after the wedding, yung parang sobrang saya na nangyari, and then biglang, ano, patay na. So parang, unreal po. Hindi maintindihan kung bakit. Parang full of question ako, why? Parang bakit sa akin? Bakit ako? Yung parang... Tsaka bakit sa araw na yun? Oo, bakit sa araw na yun? Oo, yung parang ganun po. Napaka-special ng araw na yun. Diba? Lahat naman tayo, gising naman tayo sa katotohanan na eventually, diba? Lahat tayo mawawala. Pero hindi sana sa araw kung saan dapat masayang-masaya siya. Bakit nung araw na yun... Mako-question mo yun eh, di ba? Yes. Hindi siya madaling matanggap para siyang panaginip, para siyang bangungot. Napapanood mo lang sa mga palabas, sa mga pelikula. Pero nangyari sa'yo, yes, that was so tragic. That was so tragic. Sobrang hirap po nung time na yun. As in talagang, parang kahit ako gusto ko na lang mamatay. Yung parang samahan siya. Kasi parang, ano, he loved me until the end. And parang ako gusto ko din na... tayong dalawa na lang, yung parang ganon. Parang natotohanan talaga yung till death do us part. Yung ano, so, yun po, sobrang hirap makabangon. Even... Nagalit ka? Sobra po, kahit
kahit po sa mga... Saan? Kanino? Sa sarili ko kasi hindi ko alam na may sakit pala siya. Tinago niya po yung sakit niya. Anong sakit niya? Nalaman po namin after na nung inaayos na po yung mga gamit niya dun sa bahay. Nalaman namin na may sakit na siya 2015 pa lang sa puso. So, tinago niya po sa akin, sa pamilya niya. Hindi po alam ng pamilya niya din.